Aking Valentino. Valentine's Day, pero bakit naka-Christmas ka? It's our anniversary, 11 years anniversary, and our Valentine's Day. And this is my gift for you. Yan na naman, na makakapag-pisay sa chocolate. Yan lang ako. Okay. I love it. Itong gift ko sa'yo. Nakuha mo yung... Mga utang. Nakuha mo yung mga utang natin. Nakita mo yung plan? Sagutin mo ang aking mga Valentine's Day questions. For my content. Mahirap ba yun? Valentine's Day and 11 years anniversary question. First question. Na love at first sight ko ba sa akin noong 2011? Yes. Yes? Ano? Paano mo nasabi? Slow mo yung paligid eh. Nakita. What's the sexiest part of my body? Ang tagal naman ng isip. Your face. Lagi mo sinasabi din sa akin yung dati. Ako sa'yo, your butt. Maganda yung butt mo eh. Ba't hindi mo lang inawakan? Okay. From 10 being the highest, gaano ka kaseloso? 10. Seloso ka pala? Ako 8. Who gets more jealous? Ikaw o ako? Ikaw, no? No? Ako. Kahit mabawa ko pinagseselosan mo. Question. Sino sa mga kaibigan natin ang pinagseselosan mo? Or wala kang tiwala na iwan ako? Meron ba? Sa kaibigan. Meron ka ba sa mga kaibigan natin yung wala kang tiwala pag iniwan mo ko? Ano yung sabihin na? Kunyari, meron tayong friend na nagsiselos ka or pag iniwan mo ko, wala kang tiwala. Talaga ah. Ikaw, meron ka? Sa'yo? Wala. Lahat! Ano yung dream mo para sa akin? Ayun, matravel mo yung world. Same. So, anong dream mo para sa mga anak mo? Maging amazing yung future family nila. Yung legacy din. Ako, gusto ko lang maging healthy sila. Lights on or off? Alam ko na sa on. Family guys, vlog, business, bike, or basketball? Ngayon, business na. Nox! Yeah. Business din yung vlog, eh, no? Pwede. Hindi, kasi, hindi na yung po-provide sa family mo. Taray. Yung mga tinatayo natin business. Ako? Same. Best time for happiness. Alam ko na lang. Morning. Favorite mo sabihin while happiness. Ano? Favorite mo daw sabihin while happiness. Secret. Amazing. Hanggang saan mo ako kaya ipaglaban? Hanggang kadulo ng walang hanggan. Corny. Will you ever let me go? No. Kahit nag-away tayo ng isang beses. Bakit ko nga, inabog ito. So, 11 years na kaming married, 13 years na kami together. Ano yung reason kaya na makakapag-give up sa'yo sa relationship natin? Meron ba? Meron. Ano? Ako pag nang babae ka. Ganun ka din. May nalaki ka. Ayan. Okay. Fine. If you are a millionaire, before you met me, will you ask me a prenup? Uy, usong-uso to ngayon yung prenup pa. Why and why not? Hindi. Ako ayaw ko. Gusto ko, pag magsasama kayo, dapat genuine. Wala na yung money talks. So, walang prenup. Kahit mayaman ka. Bakit nagtawag ba kayo kung hindi kayo magtitiwala sa isa? Alam, uso-uso yung ganyan yun, diba? May mga kilala din ako, mga kaibigan ko, na hindi naman super yaman, pero nagpiprenup sila. Hindi, kung isipin mo na
naku, baka pera lang hanap nito. Eh, huwag mo na niyong ituloy. Hanggat hindi na tayo kumpiyansa sa isa't isa, diba? Oh, kasi I believe, when mag-asawa na kayo, as one kayo, binuo kayo ni Lord, as one lahat sa inyo. Yung body nyo, yung financial nyo, diba? Yung family nyo, yung decision nyo, diba? As one kayo. Kaya ako, kami, as a Christian, naaral namin to sa marriage enrichment na hindi talaga pwede yung pera niya lang. Pera mo, pera ko rin. Di ba ganun yung lagi natin naririnig? Pero iba-iba naman yung perspective ng relationship. Oo, iba-iba. Pero kasi sa Christian, sa yun yung talaga yung Bible base. I mean, yung turo sa atin sa Christian, as one tayo, kung ano man mangyari. Well, nung kinasal kami ni Rico, to tell you honestly, wala akong pera. Siguro mga 200,000 lang yung pera ko, no? Tapos binili ko pa ng gown ko. Ako pa bumili ng white gown ko. Tapos siya siguro mga, kano pera mo nun? Bumili tayo ng condo nun. Kano white gown mo? 70,000. Bakit 5K lang? 5K lang, oo. Ganun talaga. Super matipid kami that time. Pero nung kinasal tayo, meron na siyang, may kontrata siya. Maganda yung kontrata niya sa basketball. Tapos may pera siya, mga 3 million. Ba yun, pera mo? Bumili tayo ng condo. Kasi yung sabi mo yung man. Eh, yun ang totoo yun. Nag-start ka sa basketball, may 3 million ka eh. Ganun nga, di naipon mo yun bago tayo magkakilala. Yun yung totoo, nung una tayong kinasal, diba? Para ma-inspire sila, tapos walang-wala tayo. Ako wala. So yun, dun lang tayo nag-start as mag-asawa, diba? Kasi yung iba baka akala nila, pag financially stable ka na, mag-asawa ka, pwede rin naman, oh, wala kami, walang-wala naman talaga nun. I mean, meron. Pero nakikita lang tayo doon. Remember? Sa bahay ng dad mo? Wala naman. Wala pa tayo sariling bahay. Lumipat lang tayo noong 2013 na. Uy, meron pa ng malaking kinikita. Diba? Oh. It doesn't matter. Kahit sabihin mo, zero yung wala kang money that time. Or mamali ka. Hindi naman malaki yung money mo. Feeling mo po malaki yung pera mo. Hindi yun malaki that time. Siyempre, magtatayo ka ng pamilya. Diba? So, baliwala. Pero, ano gawa natin? Pinagtulungan natin, di ba? Na makasurvive financially and yung family, di ba? It's a good, advice to all the couples na nagpa-plan magpakasal, nang walang pera, di ba? Pwede na lang ang pagtrabahuhan yan. Ikaw ba? Magpapakasal ka ba nang walang pera? Kasi mami at daddy mo, nung dati, nung kinasal, wala rin naman pera, di ba? Pero okay, tingnan mo. Civil ka muna, huwag ka muna. You mean West. Sa West muna magpa- Oo, tama, correct. Bakit? Diba? Mahalaga yung marriage, it's a wedding. Eh tayo rin naman, kinasal tayo, wala naman tayong budget ah. 500K lang yata yung nag-gastos mo dun. Oo pa rin. That time, sa bagay. Malaki pa rin yun, no? That time. Pwede mo pa rin gamitin yung 500 pang startup ng business. 11 years ago, malaki na rin yun eh, no? Pero tama, mag-ano muna. Sa side naman natin kasi, dahil kay Kalel, kaya natin minadali yung wedding. Iuna, oo. And then ayaw mo nang magpaulit-ulit, gusto mo isang wedding na lang. Oo, dapat magwe-west din ata tayo noon eh, no? West muna. Tapos saka na lang ikakasal ng pagbongga. Nabuti na lang. Hindi, may spare kasi. Dahil may social income pa ako. Rookie ko pa lang. Diba, buti na nga lang. Kasi kung hindi, baka napamahal pa lalo yung gastos natin eh. Kasi syempre, paghahandaan mo, bubonggahan mo pa, no? Eh yung kasal natin, sobrang simple lang naman, diba? O intimate, hindi pala intimate. 150 yata yung in-invite mo. Kasi pag malapit na invite ka ng invite, nung malapit na yung kasal, nadami mo ng in-invite. Kasi baka magkatap yung iba pag hindi mo in-invite. Kaya, in-invite ka lang, invite. Last question. Describe me in one word. I'll describe it. Walang amazing, bawal yun. Beautiful. Describe kita. Sweet. Sweet siya kahit bisitak sa kanya talaga. Kasi siguro minsan din niya, hindi ako napi-please. Kaya nabibisit ako. Pero sweet talaga siya. In fairness. Mana siya sa mami niya. Mami niya, no? Sweet, no? Si Mami Ellen, no? Sa amin kasi pinalaki kami hindi sweet ng magulang namin. Pasensya na. Kaya si Harper, si Sarin, tsaka si Kalil, sobrang sweet din. Tsaka si Tash. No? So, kasi naturuan na natin. Thank you so much. And that's our fast talk. With Boy Abundat. Abundat na punta niya. Bye mga ka forever.